Anong masasabi mo dun sa isang tao na nino-normalize yung pagkakaroon ng maraming asawa? Ang nagiging dahilan niya is kung si Solomon nga, na anak ng Diyos, ang pinakamatalinong tao, nagkaroon ng maraming asawa. Meron akong konting idea kung sino yung tinutukoy mo, baka si Bugoy na Koy Koy yun, diba? Eto ang sagot ko ron. Si Solomon, na maraming asawa, tinuro ba niyang magparami ng asawa? Ibang usapan yan. Kasi siya maraming asawa. Pero hindi ibig sabihin mali yung ginawa ng kung sino mali. Kagayahin yung pagkakamali. Ibig sabihin sa dami ng mga bagay na ginawan tama ni Solomon, yung pagkakamali pa yung ginaya mo. Sige, humanap ka ng talatang tinuro ni Solomon na paramihin ng asawa. Humanap ka. Alam mo, pinayagan lang yan. Magkaiba yung pinayagan sa pinopromote yung pagpaparami. Eh kahit sa Islam, hindi naman pinopromote pagpaparami ng asawa eh. Tignan mo, Islam tayo. Sige, Islam tayo. Bago ka magkaroon ng maraming asawa sa Islam, bago ka magkaroon ng pangalawang asawa, merong requirement. Kailangan inaprubahan ka muna ng Sharia court. Hindi yan parang ka lang ng kung sino matinapag mo ng asawa, yun na yun. Babakay mo lang, yun na yun. Hindi mo naman pinakasalan. Hindi mo rin pinagpaalam kahit kanino. Sa korte ng Pilipinas o sa korte ng Sharia. Hindi ganun. Kasi ano nangyayari? Pagka ganun ka, kinukuha mo lang yung privilege. Pero, hindi mo pinaninindigan yung responsibilidad na kailangan mo pakasalan yan. Ngayon, paano mo nga yung paliliwanag yan? O sige, sabihin mo yan, si Solomon, maraming asawa. Oo, maraming asawa si Solomon. Pero umanap ka na talatang pinopromote yung pagpaparami ng asawa. O merong ganun. Nangaral ka siya, paramihin yung asawa niyo. Wala namang ganun, ang nababasa mo pa. Yun, nasa Deuteronomio. 17, 17, huwag kang magpaparami ng asawa. Yun ang mismo sinabi ng Diyos, hindi sumunod si Solomon dun eh. Ano ngayon na naging ending ni Solomon? Mismong Diyos nagkalit sa kanya dahil dun sa isa sa mga babae niya na ipinagtayo niya ng mataas na buog ni Baal. Yan ang hindi pinag-uusapan sa lipunan. Hindi dahil may batayan ka na ginawa ng isang propeta, eh ibig sabihin tama na. Yun ang sagot ko rin. At mas malawak pa yan pag may pumalag sa akin ng debate.